Mahirap kasing kasama si Samantha, masyadong alagain. Baka mapahama ka pa dahil sa kanya. Hindi mahina si Samantha. Iba lang yung pamamaraan niya kaysa sa atin. Maabilidad siya. Pakiramdam ko marami pa siyang kayang ibang gawin. Ang problema lang, yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Tapos lagi niya pang kinukumpara yung sarili niya sa iba. Siguro dala na rin yun ng pagpapalaki sa kanya. Kaya mas gusto ko pa siya makilala. At ipaalam sa kanya na marami pa siyang kayang ibang gawin. Alam mo, ganyan-ganyan ka rin kay Ana noon. Pero sige, tingnan natin. Naging tama ka kay Ana. Baka naman kay Samantha, maging tama ka rin. Umami na nga kayo. Kayo na ni Xander, no? What? Hindi kami ni Xander, okay? At walang kami. Sus? Ni Samantha naman. Okay lang naman magkakagusto kay Xander. Binata naman yun. Tsaka, okay lang yung Samantha. Pero, para si Sir Gael, kalimutan mo na ba siya? Will always be special. But you know what? You're right. Life must go on. What's inside? Chicken? Mmm. Shut up. I like it. Saan mo nabili? Ano? Hindi ko binili. Ako nagtimpla niyan. Really? Bakit parang di ka makapaniwala? Hindi lang kasi masyado maraming lalaki ang marunong magluto. Ano, nakahiligan ko na kasi. Pero sa totoo lang, nag-aral talaga ako magluto. Para kay Stella. You must really love her so much. Oo. Sobra. Baka naman hanggang sandwich lang yung kaya mo lutuin. Ah, inahaw mo nun ba ako? Sige, pag-uwi natin mamaya, ipagluluto kita. Kahit ano pang gusto mo. Mr. Donovan, I'm here already. I have your money. As long as I pay you in full, you leave me alone after, okay? I'm just here under the big tree. Okay. Tingnan natin kung si Salvador na ang hinihintay niya. Hoy! Magnanakaw! Break mo sa akin yan! Salvador? Ana. Ana, what's wrong? Mama, si Salvador. Ha? Nasaan? Kanina nakita ko siya doon. Sigurado ka? Baka naman namamalik mata ka lang, Ana. Mami, hindi. Si Salvador talaga yung nakita ko. Mr. Donovan, I'm really sorry. With your money. My money? What happened to my money? You better start talking before I draw those words out of your mouth! Not stolen! Are you serious? I had the bag, I had the money with me, and then there was a smugnanakaw, a thief, there was a robbery. I flew all the way to this country for nothing? After all that I've done for you? Giving you so many chances and opportunities? Mr. Donovan, please, I promise you I will pay you back. I just need an extension. Please give me another extension. I'm highly disappointed in you, Natasha. No more extension for you. And say goodbye to your son. Gusto ko lang sana magtanong kung meron ho ba nakakita sa inyo dito dun sa nangyari aksidente. Sandali lang. Ruel. Nice. Diba sabi mo may nakita kang nasagasaan? Oo, nandun nga ako. Bakit? Umalis ka na dyan. Umuwi ka ng bahay at huwag kang lalabas. You understand me? Bakit? Kevin, stop asking me so many questions. Gawin mo lang yung pinapagawa ko, okay? Mom, may problema ba? No, nothing, anak. Basta ako na bahala. Hindi ka nalang sasaktan. Hingi ako ng tulong sa tito body mo.
Si Tito? Alam mo kung nasan si Tito Salvador. Pwede mo ba ikwentosahan kung ano nakita mo? Ang lagay, eh, ganun na lang ba? Ruel, ano ka ba? Ganun. So, wala nang libre eh. Tulong ko na lang yan sa inyo. Ano to? Ito lang? Ang konti naman? Ruel, ano ka ba? Kuya, sabihin niyo lang naman sa akin kung ano nakita niyo eh. Si Ana Del Mundo, siya yung tumulak doon sa nasagasaan. Ma'am! Bitawan niyo po, mister ko! Sabihin mo nga sa akin, may nakita ka ba talaga o wala? Ma'am, wala o! Very good! Pasensya na, Natasha. Pero hindi kita pwedeng pakawalan ng gano'n na lang. Magagamit pa kita. Buddy, yung pera. Yung para kay Mr. Donovan. Ninakaw. Ano? Eh, paano ninakaw? I don't know. Everything happened so fast. Napakalaking pera nun, ah. I know. That's why I'm here. Kulang na nga na yung nakuha ko sa safe mo tapos nawala pa. Hindi yung ganun kadali, Natasha. Pero yun ang usapan natin. You have to give me the remaining money. I'm running out of time. Galit na galit na si Mr. Donovan. Okay. Ganito na lang. Buksan mo yung safety deposit ko doon sa opisina ko, doon sa Kapitolyo. Okay? Tapos, bigyan kita ng special power of attorney. Okay. Para makapag-withdraw ka. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sabihin mo, kahit na ano gagawin ko. Ikaw ang magiging mata ko. Babantayan mo si Ana hanggang sa mga anak siya. Sino kayo? Pinawan niyo ako! Pinawan niyo ako! Pinawan niyo siya! Pinapitawan niyo ako eh! Ano nga, pinapitawan mo ako eh! Tulong! 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 Hindi mo talaga kayo titigil, ha? Ma'am. Pagkatapos ng ate ko, sasaktan niyo anak ko? Mga mamamatay tao talaga kayo! Wala ho akong ginawa sa anak niyo. At sumasagot ka pa? Ma'am, tama na! Hindi siya may kasalanan nito. Walang may kasalanan nito. Hindi siya gumawa nito. Sino gumawa niyan, Gavin? Sino? Mamalang galang na po, Miss Calderon. Ako pong manager dito. Wala pong ginagawang masama si Jonathan. Sa totoo nga po, tinulungan niya si Gavin para makatakas sa mga taong nagtangkang dumukot sa kanya. Dumukot? Wala na patutunguhan yung buhay ko. Lalo na nung wala na si ate. Paramdam ko wala na akong karamay. Paramdam ko nag-iisa na lang ako. Ako at ang pamilya ko. Nandito kami para sa'yo. Pamilya mo na kami. Hindi ka nag-iisa. Ano yun nasa mukha mo? Sino umaway sa'yo? Tinulungan ko lang si Gavin, ate. Bakit? Ano nangyari sa kanya? May mga gustong kumidnap sa kanya kanina. Tinulungan ko lang. Alam mo, Tantan, hindi natin alam ang naging buhay nila na Natasha. Kaya mabuti pa, iwasan mo sila. Ha? Para hindi ka nadadamay sa mga gulo nila. Hindi po pwede. Kailangan ko po makalapit kay Gavin. Tanat bakit? Dahil si Gavin at yung nanay niya, narinig ko yung usapan nila sa telepono. Ate, alam ni Natasha kung nasaan si Salvador. Yes. May magandang balita para sa atin si Ana. Kakagaling lang namin ni Mommy sa doktor. Ang sabi ng doktor, okay naman yung baby, malusog siya. Saka 2 buwan na lang lalabas na si Gael Jr. Junior? Lalaki yung magiging anak ko. Siya nga pala, hindi ako pwede magtagal masyado kasi nangako akong uwi ako maaga, magse-celebrate na si kami. Ano okasyon? Kakatapos na magpatingin ni ate sa doktor. Lalaki daw yung anak niya, tsaka manganak na siya in 2 months. Hello? Kay Xander? Bukang paalis na si Natasha. Maghanda na kayo, abangan niyo na. So,
dito nga talaga siya pumunta. Baka nga nandito na si Salvador. Here's the plan. I need to seduce the waiter, okay? Kailangan natin malaman kung aling room nag-stay dito si Natasha. Excuse me. Sandali. What? Hindi mo gagawin yan. Why not? Ano gusto mo? Isa-isahin natin lahat ng kwarto dito sa hotel na to? Bakit hindi? Kahit gaano pa yung kahirap o katagal, wala akong pakialam. Hindi natin itutuloy ang pinaplano mo. Hindi ako papayag na bastusin ka ng kusino-sino. Lalo-lalo na kung kasama mo. Kailangan lang natin makaisip ng paraan kung paano sila mapapalabas nang hindi nila iisipin na huliin sila ng mga pulis. You know what? Before it was Kael. But now, I think it's Anna and her child. Dad would want them safe. Kaya sigurado ako, lalabas yun kapag may masamang mangyari kay Anna. Okay, Mom. Bye. Samantha, ano nangyari? Si Anna. Manganganak na siya. Sinugo siya sa hospital. Ano? Sandali, hindi niya pakabuanan, di ba? Exactly. It must be from all the stress. Nasa hospital daw siya? Sa St. Therese General Hospital. Narinig kita kanina na may kausap sa cellphone. Sinasabi mo yung tungkol sa mga kilos na mami ni Gavin. Bakit mo ginagawa yun? Minamanmanan ko yung nanay ni Gavin. Nahinala ako na alam niya kung saan nagtatago si Salvador. Kaya ka ba nakipagkaibigan kay Gavin dahil dyan? Chari, please huwag mo nang ito sabihin kay Gavin. Kala ko pa naman iba ka. May pala bully ka rin. Ang selfish mo. Pinapaniwalan niyo yung tao na kaibigan mo na siya. Pero yung totoo, ginagamit mo lang siya. Sigurado ko pa yung sinasabi mo. 100% sure, buddy. This is it. Narinig ko na kasi yung ampon mo, kausap niya yung kasama niya. Sabi ng anak na daw si Anna. Tapos nagmamadali po silang umalis. This is it, buddy. The moment you've been waiting for. Iakita daw natin yung bata sa Nico. Ah, si Baby Boy Del Mundo? Oo. Sige. Si Salvador gusto niya makuha yung anak ko. Naisip ni ate na magpanggap ako ng mga anak na. Para lumabas ako saan siya nagtatago. Kung hindi natin siya mahanap, siya mismo nalapit sa atin. At ngayon, nandito na siya. Sir, handa na yung incubator. Nandito na ako sa labas. Antayin mo lang tawag ko, ha? Ready ka lang. Salvador del Mundo! Sir, sa tayo, sir! Magalangami na maayos! Problema. Tama na, Salvador! Ang galit ka rin yung kaharte, ha? Ang galit yung kaharte, tama ka! Salvador, wala ka na. Mabubulo ka na sa kulungan. Okay ka lang? Masaya lang ako. Pagkatapos mo ng lahat ng pinagdaanan natin, mga tao na buwis ng buhay, ngayon tapos na yung laban natin. At dahil yun sa'yo, Anna. Dahil sa lahat ng sinakripisyo. It's over now. Tuloy na ang buhay para sa'yo at sa anak mo. Makakapagsimula ka na ulit, Anna. I did. Very bad thing, anak. Tinago ko yung tito mo. That's why we need to leave. Ma'am, bakit niyo ginawa yun? Kasi desperado na ako. Ayoko mapahamak ka. Ginawa ko yun para protektahan ka. Pinagbabantaan na tayo ni Mr. Donovan. Sabi niya papatayin niya tayong dalawa. Kaya nagpresenta yung tito mo na tulungan niya tayo. Kapalit ng pagtatago ko sa kanya. Ma'am, may ibang paraan para mabayaran si Mr. Donovan. Hindi niyo kailangan madawit sa problema ni tito. Ms. Calderon. Kung pwede ka lang na sumama sa amin. Bakit? May warrant of arrest kami laban sa inyo para sa kasong obstruction of justice. Ayon sa statement ni Ms. Del Mundo at ni Mr. Guerrero, nahuli kayo na tinatago niyo si Governor Del Mundo. Nakausap din namin ang mga tao sa hotel na pinagtaguan ni Governor. Pareho ang sinasabi nila. Of
Officer, I can explain. Mas mabuti po sa presinto na lang kayo magpaliwanag. Ate Ana, alam ko pong malaki ang pagkukulang ng mami ko. Pero parang awad niya na po, huwag niyo pakulong yung mami ko. Don't do it, Ana. You know, she's an accomplice, right? Karapat-dapat nang siyang makulong. Pasensya ka na, Gavin. Mas madaling makataka sa mental, di ba? Huwag mo po sasabihan ng mga bago na yung bukong. Pwede siya na lang. Kasi kusin mo na lahat ng kailangan para sa insanity plan. Kasi hindi na ako pwede magtaga dito. Oo, masyado na ako nahihirapan. Nawawala na ako sa aking sarili! Napapaniw na ako! Go! Tamarin ko! Tamarin ko! Tara! Thank you for watching Asintado. For more videos, subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Click the i button.